Ayan sir, sisimulan natin syempre dito sa new arrival natin, bagong bago, fresh na fresh. Ipapakilala natin si Aphrodite. Uy, ganda naman ng blending natin dyan. Itong unit na to, ma'am, ito yata yung unit na dinisign nila para sa negosyo or pampasadang e-bike. Tama ba? Yes. Grabe, tignan nyo, sobrang laki ng unit na to. To eight. Sample natin, guys. Sure. Oh. Talban! Sa pagkakaalam ko, ito yung unit na mura na pampamilya. Tama po. Pakita natin, sir, yung upgrade. Uy! Ayan. Yes. Pinakabago. Uy! Yan, sir. Pinakamura. Pinakabago, pinakamura. Ano pa? Pinakamaganda. Pinakamaganda. Ano pa? Pinakamaingay. Sa mga naghahanap ng mura or budget meal na two wheels, eto po. Malalapit kasi sa puso namin ang ating mga TWDs and syempre mga senior citizens. Uy. So para sa inyo po ito, kaya kami kumuha ng ganitong unit. Kung papansin ninyo, yung harapang bahagi niya, akala mo two wheels eh, no? Yes, sir. Pero pag sinilip mo ang likurang bahagi ng unit na to, tatlo pala gulong. Ito yata yung tinatawag nilang sexing three wheels, no? Yes. Kasi kung papansin ninyo, napakakipo sa mga naghahanap dyan ng malaking four wheels na alam mini bus na ang datingan. Ito po yung unit na hinahanap nyo. Yo, what's up guys? Muling nagbabalik ang inyong lingkod. Carlos Vlogger nga pala. Sa video na to, nandito tayo ngayon sa Antipolo City. Meron tayong bibisitahing bagong bukas na warehouse ng murang e-bike dito. Ito ang Wayne's e-bike warehouse. Kung makikita nyo sa paligid ko or dito sa likod ko ngayon, sandamakmak na e-bike magmula sa 2 wheels, 3 wheels, hanggang 4 wheels eh available lahat yan dito. Pero sa mura at abot kayang halaga. Nga pala, meron din silang available na unit dito na pampasada or pangnegosyo na unit. Eto po, available din po sa kanila yan. Umaabot daw po sa pagkakasabi sa akin na hanggang 10 tao itong unit na to. Kaya naman talagang pangpasada, naka-design or pangnegosyo yung unit na yan. Kaya naman kung interesado kayong malaman kung ano-ano yung mga available na murang units dito sa Wayne's. Eh syempre, huwag niyong kalilimutang tutukan ang video natin, panoorin niyo hanggang dulo para lahat ng detalye na kinakailangan niyo eh makuha niyo kagad sa panonood niyo pa lang ng video natin ngayong araw. Pero bago tayo tuloy magsimula guys, baka pwede nyo munang i-like tong video natin. Siyempre, share nyo na rin, mag-comment na rin kayo dyan sa comment section. Tag nyo na rin yung mga kaibigan nyo dyan dahil yung ginagawa nyo pagla-like at pag-share ng bawat video na ina-upload natin eh napakalaking bagay na yan sa ating YouTube channel maging dito sa ating Facebook page. At kung kayo naman ay hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel guys, ano pang hinihintay nyo, mag-subscribe na kayo. Siyempre, huwag nyo rin kalilimutang i-like and i-follow ang ating Facebook page para lagi kayong updated kapag ka meron tayong mga bagong video na ilalabas katulad nito. So tara na guys, simulan natin to dahil excited na akong ipakita sa inyo, ipasilip ang bagong warehouse or bodega ng Wayne's e-bike. Yan lang kayo, tutok lang kayo. Samahan nyo ako today. Let's go. Okay guys, ito at kasama na natin ang napakagaganda. Ito nga pala ang owner at ang kanyang mga admin dito sa Wayne's e-bike warehouse. Pinapakilala ko nga pala sa inyo ang magagandang dilag na makakasama natin ngayong araw. Si Ma'am Morica, si Ma'am Jaya, at si Ma'am Kim. Sila nga pala ang tinaguri ang Tres Maria ng Antipolo City. Yes! Kung alam niyo yung ano, yung kila Yaya Dab, sila po yung gumanap doon. Sila lola ni Don. Yeah. Joke lang, joke lang. Ma'am, baka pwede niyo naman pong imbitahan yung ating mga manonood na muling bumisita dito sa bagong bodega or bagong warehouse nyo. Sige po. Yes, ayan. Hello po sa mga subscribers ni Sir Tyres. Hello. Ayan, iniimbitahan po namin kayo na bumisita dito sa bagong warehouse ng Wayne's e-bikes. Nandito lang po yan sa number 5, Sumulong Highway, Barangay Mayamot, Antipolo City. Napakadali lang niyang puntahan. I-base lang po natin or Google Maps, Wayne's e-bikes. Para po sa mga kung naliligaw kayo or whatever, tawag lang po kayo sa 0966-730-3276. Landmark natin. Yan, ang landmark po natin is tabi lang po kami ng Chevy Burger at saka Troopers. Tapat po kami ng
7 senses pa. Yun! Yeah. Tuwing kailan at tuwing anong oras po ba tayo open dito? Ayan, syempre open po tayo everyday from 9 a.m. to 7 p.m. Syempre wag na po tayo umabot ng 8 p.m. baka mamaya may habuli na tayo ng sir ng homo, di ba? Open po Mondays to Sundays. Yeah, Mondays to Sundays. Ma'am, ano-ano po ba yung mga bago natin dito? Meron pa rin ba tayong mga naka-sale, naka-promo, ganyan? Yan, syempre sir. Presyong bodega pa rin po tayo at maraming tayo mga bagong units na ipapakita sa mga subscribers natin. Okay, kaya naman simulan na natin to para makita na natin kung ano-ano yung mga mura at quality na mga e-bike nyo rito. Yes. So dyan lang kayo guys, tutok lang kayo. Guys, ito at magsisimula na tayo. Anong unit po ba ang pwede nating unang ipakita sa kanila dyan? Ayan sir, sisimula natin syempre dito sa new arrival natin. Bagong-bago, fresh na fresh. Ipapakilala natin si Aphrodite. Uy, ganda naman ng blending natin dyan ha. Meron tayong soprano, alto, ano yung isa? Wala. Bass. Ang lalim naman nun. Okay. Ano nga ulit ang pangalan nito? 1, 2, 3. Aphrodite. Aphroditis? Ang galing nga. Hindi naman ba appendicitis yan? Sir, si Aphrodite kasi siya yung ano, Goddess of Beauty. Goddess of Beauty. Yes. Oh, kaya saan naman galing yun? Yes, syempre sir, kung mapapansin nyo lahat ng pangalan natin, in-adapt natin yan sa Greek mythology. Oh, lalim naman yes. No? Parang di ako makaka-relate sa vlog na to. Okay, si appendicitis, ano ba? Aphroditis, tama ba? Aphrodite. Ayun, Aphroditis guys ha. Tandaan nyo, pagpupunta kayo dito, Aphroditis po ang tawag, hindi po appendicitis ha. Sige, ano po bang specs ng unit na yan? Si Aphrodite po natin is 1,000 watts, 60 volt, 20 ampere. Oh, okay. Sa isang full charge po ng unit na to, dun sa binanggit nyong specs, gano'n na po kalayo ang range na pwede niyang marating? Sa isang full charge po ng 60 volts, 20 ampere batteries, nagtatakbo siya ng 30 to 35 kilometer with, ano sir, full charge po yun, maximum distance. Yun po yung pwede niyang marating, ma'am. Yes po. 30 to 35 kilometers. Yes po. Okay. Sa speed naman, nasa 30 to 35 din sa 1,000 watts po. Sa 1,000 watts. Isa na maabot pa rin siya, sir, ng ano, na hanggang 45, depende po sa nakasakay, yes, sa nakaload. Tsaka po sa, kung nakaka-appeal tayo sa tarik. Yun. Okay. Speaking of bigat, ma'am. Gano po ba ang bigat or maximum weight capacity ng unit natin? Nasa, ano sir, 300 to 350 kilograms. Aba, mabigat na rin pala, ma'am, yes, no? Ang pwedeng i-load sa unit na to. Mga anim na kami. Anim na kayo. 1, 2, 3. 300, no? Ang bibig. Okay, ilang tao po ang pwedeng sumakay sa unit na yan? Pwede po ba nating isample? 2 to 3. Kasya kami dyan, sir. Sakto, ha? Oh, sige. Maganda to. Maganda tong vlog na to, ha? Sakto-sakto, guys. Kanya, sir, meron pang space. Space na po. Sa makatawid, etong unit pala na to, 3 hanggang 4 na tao ang pwedeng sumakay. Yes, yes. Pero yun po sir, bibigyan lang natin sir na disclaimer, yung 300 kilos na sinasabi po ni Admin Jaya, syempre po sir, kapag mas mabigat na po ang nakasakay, mas malakas po ang konsumo natin sa battery. Oh, okay. Okay, speaking of battery ma'am, gano'n po ba katagal ang charging time natin sa ganyang unit? Nasa ano po sir, 8 to 12 hours. 8 to 12 hours. And then pag na-full charge guys, sinabi sa atin kanina, 30 to 35 kilometers yung pwede niyang marating na distance. Tsaka, itong maganda sa kanya guys, tingnan nyo, meron siyang uphill assist. Yes, meron tawagin po tayong uphill assist. So kung mabitin man sila sa ahon, pwede nilang gamitin yan, magkakaroon ng extra power para makatulong umahon sa mga matatarik na kalsada. Tama! Yes, ganda! Oo, ang ano lang natin, sir, kapag ginamit natin ng uphill assist, medyo mabagal lang po ang takbo, pero meron po tayong pwet sa paakyat. Yun ang maganda sa unit na to. Okay. Tsaka napansin ko ha, matraffic man sila, meron tayong audio system dito. Yes! Ayun. Soundtrip! Pwede po tayo video, sir. Hindi maiinip. Oy! Pinuksan ni Ma'am Morica, oh. Tingnan nyo, meron siyang underglow light. Yes! Ang ganda! Tapos sir, syempre pag mainip, pwede din tayong mag-electric fan. Ayun na nga, oh. Sir, parang kinu...
Anong level yan? Sir, number 1 pa lang yan. Ang meron ganda. Pa sir, meron pa po. Ano pa kapag po? Kapag na-flat sila, meron tayong free extra, na ayun, extra tire. No? Meron siyang extra tire with mags, with cover. Guys, ayun o. Saan pa po? Kung ano po yung nakakabit na mag sa kanya or gulong sa kanya, yan rin po yung reserva niya. Tama no? Po yan. Tapos ang maganda dito, sir, sobrang dami na rin freebies. Unahin na po natin, sir. Kung medyo madiling, sir, sa mga dadaanan nila, meron tayong libreng roof light. Uy, may crown light, yes, ma'am. Crown light. Pwede natin, sir, i-sample yan. Yun. Ah. Okay, tingnan nyo naman kung gaano kaliwanag. Partida, ang liwaliwanag sa warehouse nila, pero tingnan nyo naman yung bato ng ilaw. Oh. Talagang napaliwanag niya eh. Pati yung labas, ma'am, lumiwanag. Oh. Opo nga, sir, liwaliwanag. Gabi ngayon, di ba? Gabi? Pero lumiwanag. Ganyang kabisa itong ilaw na ito. Ang oh. Maganda dito, sir, kasi yung iba pa sinasabi, baka mamaya makaano tayo ng ating mga nakakasalubong. Nakakasalubong na mga sasakyan, baka magalit po kasi nakatutok ang kanilang roof light. Sir, pwede natin i-adjust na. Adjustable, guys. Yes, pwede nyo itutok sa baba. Pwede nyo rin namang itutok sa malayo. Nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba. Yumuyo ko eh, no? Yumuyo ko. Ayos to, ha? Okay. Tsaka kung marami silang ipapamili, merong napakalaking basket dito. Close basket, ha? Close po yan. Pwedeng ilagyan, pwedeng lagyan ng padlock and then sa likod. Yes, and dun sa middle. Oh, sa middle. Ah, okay, ito guys. Ito malupit dito. Kung nakita nyo, pang tatlo hanggang apat na tao itong unit na to, ang matindi dyan, pwede nyo rin siyang gawing cargo. Yes, no? Tama po kayo dyan, sir. Tignan nyo guys, makikita nyo. Ayan! Okay. Tapos sir, meron na tayong hihilahin dito. Yun. Ayan. Okay. Oh, nakita nyo kung gaano kalaki ang kanyang cargo passenger, kung gaano or kung ano ang kulay ng unit natin sa labas. Ganun din ang kulay sa loob. Yes, hindi yes, tinipid sa pintura. Okay. Tsaka kung nabibitin kayo dyan, kung saan nyo binuksan tong unit na to, meron pa siyang basket dyan. Yes. Eh, no? So marami pala talaga silang pwedeng ikarga sa ganitong klaseng unit. Okay. Tsaka ang maganda pa rito, ma'am, sabihin na nating senior citizen or PWD, yung mga sasakay, hindi sila mahihirapan, no? Yes, sir. Yeah, adjust lang. Adjustable armrest, guys. Diba? Sir, isingit ko lang po, ah. Ito pong ano natin, 2-in-1 yan, sir. Pwede natin paglagyan ng gamit. Bukod pa doon, sa mga may gusto po mag-upgrade or magdagdag ng battery, pwede din natin siyang lagyan. Ito, sir, meron na siyang nakaabang na lagayan po ng battery, lock ng battery. Oh, okay. So, instead of compartment, pwede na rin siyang maging lalagyanan ng battery. Yes, sir. Extra yan. Extra battery, yes. Guys, no? Ang size ng gulong natin dito is 8 inches. Size 8, guys. No? 100 by 90 by 8. Pero, huwag niyong simulin yung gulong na yan kasi sobrang lapad niyan at sobrang taas ng ground clearance niya. Ang ground clearance natin, sir, makikita nyo naman, isang dangkal, sobra pa po. Oh, di ba? Kaya naman... Yes, kahit 8 inches, sir. Oo, kung madaan man sila sa humps or sa... Sabihin na natin may tubig na kalsada, hindi para abutin yung ating motor or yung yes, battery, no? Tama po yan. Okay, sa kulay nito, ma'am, may mga pagpipilian pa ba sila? Color. Oh, sa kulay. Sa color po natin, meron po tayong blue. Blue? Then, ito po yung metal gray natin. Uy, metal gray. Ang ganda then, rin, ha? Color red. Red? And then? The fresh green. Fresh? Fresh green. Fresh, ano tawag? Fresh green. Fresh bread? Fresh. Ano? Iyon, fresh green. Yeah. So napakarami nyo palang option yeah. Sa kulay, no? Yeah. Kung ano man ang paborito nyong kulay, siguradong nandito na yan sa unit na Aphrodites. Okay. So alamin naman natin kung sulit ba yung mga specs na nakakabit sa kanya sa presyo niya. Sige po. Ayan sir, syempre sa presyo natin, binibenta po talaga natin ito ng SRP ng 75,000 pesos. Pero yan po, binibigay na lang natin ng introductory price na 66,000 pesos. Free delivery within Metro Manila or nearby Rizal provinces. Wow! Siyempre sir, meron din tayong good news na sasabihin ni Adgie. Okay, ano ba yan? So, meron tayong credit card installment and home credit installment po. So, kapag mag-a-apply po kayo ng home credit, mag-download lang po kayo ng app ni home credit, then one primary ID with address lang po ang kailangan natin. Then, ayan po, sa presyo na binanggit ni ma'am,
meron pa po tayo dyan, less 500. Mag-subscribe lang kayo sa YouTube channel ni Sir Tarles and mag-like kayo sa page ng Wings Up E-Bikes, then Wings Up Bike Bodega po. Automatic yun, less 500 yes, yun. Yes, yes. Oh, panggilin diba? Lang nila si Sir Tarles. Huwag niyong kalilimutan yan, ha? Magic word, ano? Oh. O sige, sa mga umabot sa part ng video na to, mag-comment kayo dyan kung ano yung magic word natin kung talagang nanonood yes, sila, no? Yes. Para automatic, discounted ng 500. Oh, pag dumating, oh. Sir, what's the magic word? Yes! Okay, less 500! Less 500 pesos ka dyan, okay? So, buko dito sa unit na to, ma'am, ano pa ba yung next na unit na pwede nating ipakita sa kanila? Pwede natin ipakita, sir, ito, for assembly pa lang dito, no? Ito po si Kratos Max. Kratos yes. Max, yes, ito okay. Po si Super Kratos Max. Ito yung isa sa pinakamura natin na four wheels e-bike. Oh, mas mura pa siya dun sa una natin yes, sinakita. Yes, sir. Opo. Okay. Si Kratos Max po is 800 watts, 60 volt, 20 amperes. Tapos po, yun din, same distance din halos. Nasa 25 to 30 ang maximum distance range niya kapag po full charge. And then, ang maximum speed niya po is nasa 30 to 35. Depends pa rin po sa weight load and dun sa tarik ng daan natin. Plus, meron pong libre na built-in audio system, tapos electric fan, movable armrest, trapal. Tapos yung compartment niya po is convertible na din into yes. cargo, plus wide nest open ano na basket. Tapos dun sa likod niya po is enclosed plastic na compartment. Okay, yun nga lang guys, wala siyang bubong. Meron! It's a prank. Joke lang. Joke lang syempre. Kung ano yung style nito, yung yes. unit na una nating pinakita. Ganitong ganito okay. rin siya. Yun nga at binanggit sa atin ni Admin Jaya kung ano-ano yung mga specs ng unit na to. Ganyan din, size 8 din yung gulong. Ito, may reserve tire, wala ma'am. Wala. Yun ang nawala sa kanya. Yung reserve ba? Tire. The rest. Wala din siyang ano, roof light, sir. Ayun, yung pati crown light. Underground light. No? Okay. So, dito sa presyo nito ma'am, magkano naman po? Ito sir, binibigay na lang natin ito, naka-promo price ng 51,499 pesos. Uy, 51,499 pesos yes, lang? Sir. May four wheels ka na. Tama yes. Eh, paano naman kung gusto nila ng installment? Ayun po, sa installment natin, meron nga po tayo credit card installment and home credit installment. So, magdala lang po tayo na one primary ID with address po. Then, wag natin kalilimutan yung magic word natin para makaless tayo ng 500 pesos. Yun. Oh, ano yung magic word? Tireless dagger! Tireless, ha? Comment down below na lang, guys. And then, magkano naman po ba ang down payment niyan? Bigyan mo na sample na tayo. Sample, down payment. Dito po sa Kratos Max natin, 006D, pag sa home credit po siya, ang down payment lang po natin is 21,500 pesos. Meron ka na, Kratos Max. Uy, ganun lang kababa ang down payment. Paano pag ikukunin ka siya ng 12 months, magkano monthly? Ayun, yan, magkano yeah. monthly? Ayan po, pag kukunin mo siya ng 12 months, ang monthly natin is 5,239 pesos per month lang po. So sa mga naghahanap ng murang four wheels, guys, nako, i-consider nyo tong isa na to dahil narinig nyo naman yung mga specs na nakalagay sa kanya at sobrang baba ng presyo niya, no? Meron yes. na kayong pampamilya na apat ang gulong. Sa kulay po, ano pa po ba ang kulay niyo? Ang color natin, sir, meron tayong red, meron din tayong blue, ito po yung ating white, saka meron din tayong black. Ah, bago yun, okay. Yes. Bago to? Bagong color, sir, kasi before red and blue lang ang meron. So ngayon po, nagkaroon na din tayo ng white and black due to popular demand. Oo, marami na sila ngayong option pagdating sa kulay. Yes. Saka maganda pa rito, guys, ang napansin ko, stainless na yung papalodo niya. Tama po, sir. Ayan, oh. So kahit na malusong sa baha, hindi nakakalawangin eh, no? Tama. Napakasulit na rin talaga pagdating sa ganitong unit. Kaya naman kung naghahanap nga kayo ng four wheels, eto try nyo. Bisitahin nyo rito para makita nyo yung quality sa personal, ma'am, no? Tama mas maganda. Po. At pwede po nilang i-test drive yan dito sa ating bodega. Libre yon. Libre lang. Baka mamaya may bayad. Sa iba kasi may bayad yun. Huwag lang po nilang ilalabas, sir. Ah, wag lang ilalabas. Habulin ko sila. Habulin ko na. Oh, next unit. Pakita mo na yung unit na nasa likod ito mo. Po. So guys, ito naman po yung next unit natin.
Joke lang! Naloko na. Ayan siya, ipapakilala naman natin sa mga naghahanap ng mga 6 to 8 seaters po. Malalaking klase ng mga electric bikes, electric trikes. Ayan, ito bagay na bagay po sa inyo si Hercules 202. Uy, itong yeah. unit na to, ma'am. Ito yata yung unit na dinisign nila para sa negosyo or pampasadang e-bike. Tama ba? Yes. Grabe, tingnan nyo. Sobrang laki ng unit na to. 6 to 8. 6 to 8? Opo. 6 to 8. O, sample natin. Sample natin, guys. O. Talpan, talpan, talpan! Oh, kulang pa. Lima pa, lima. Oh, kita nyo, nakita nyo naman guys ha. Tatlo sila, pero yung size nila, eh sabihin na natin kakakain nila, di ba? Pero maluwag pa rin ha. Maluwag pa rin. Sa'yo, pwede, ilan pa pwedeng isa kayo mo dyan? Sampu? Tatlo. Tatlo. Dito dalawa pa. And then dito sa gitna, tatlo din. So, 6 na. And dito? Dalawa pa dito. Eh di 9 pala. 9. Payat po namin. Yes. Kaya po yung 9. Ooh, 9 seater. Mas payat pa ng kotse, 10. Tama, 10. So ito yung maabot na hanggang 10 katao. Pag napagsabit, sir, pwede pa. Ah, pwede pa. Kaya yung ganun po. Yun, no? Oh, sige, sample nga, sample. Oh. Sample. Ani polo. Ah, puno na. Ay, puno na, miss. Yan. O sige, alamin naman natin ang specs ng unit na to. Si Hercules po is 1,500 watts, 60 volt, 45 ampere. Uy, yung binanggit mong specs ng battery, gaano kalayo na po ang range na pwedeng marating nun? Actually sir, umaabot na siya hanggang 50 kilometers po ng wala pong nakaload syempre. Uy. Kung si driver lang. Pero sir, kung may nakaload, aabot yan hanggang 40 kilometers po. O, nabanggit natin kanina at napag-usapan natin kanina na hanggang 10 tao ang pwedeng sumakay sa unit na to. Okay. Alamin naman natin ngayon kung ilan ang maximum load weight capacity niya. 500 kilogram max load weight capacity. Grabe, kalahating tonelada po okay. ang kayang isakay mama, sa unit na to. 13 kami. 30. Ang kulit nito, no? Tama, sir. Ang kinagandahan dito, digital na yung panel niya, yung wiper niya, automatic, meron ng voltmeter, may radio. Yes. High-tech na rin. Yes. Oh. Tapos, sir, isa pa sa kinaganda nitong unit na to, sir. Almost po ang ating materials na ginamit ay metal na po. So talagang napakatibay. Solid na bakal. O, yes, sample sir. Na lang natin dito. Matibay, Lodi. Halos hindi nga tumutunog. Ibig sabihin, makapal. Yes, sir. Makapal na metal ang ginamit. Tsaka ito, malupit. Heavy duty yung kinabit na gulong sa kanya. Yes, sir. Pati sir yung mga shots ano, niya. 12 inches by 4.0. Ay, ayusin mo. Tama ba yan? Okay. Tama. 4.0 by 10 at 12 inches. Guys, yes. Kaya naman pala ganito kataas at ganito kalapad ang kanyang gulong. Tsaka stainless na palo doon, no? Yes, sir. Tapos sir, tingnan mo naman ang ginamit sa iyan kanyang. Na nga. Naunahan ako ni Mamorica. Tingnan nyo, pansinin nyo yung kanyang suspension. Gaano kalaki? Aliga rin dito. Pakita mo yung braso mo. Sir, magkasing itim. Hindi yung kulay. O, pakita mo ulit. O, mas malapad pa sa braso mo. Tingnan mo naman kung gaano kalapad yung suspension niyan, guys. O, talagang heavy duty. Tapos, laki na ng windshield niya. Opo, ang laki na. Kitang-kita, guys. O. Tapos, sir, yung compartment dito na isang slot, pwede tayo magdagdag ng additional battery. Aba, yes. May compartment pa pala to. Yes, po, ito. Ay, oo nga, no? Yan. Aba. Meron din sila, like dun sa Aphrodite natin, meron siyang mga naka-built-in na abang. May mga abang para sa rooftop, no? Third floor. Ayan guys, so nakita niyo ang dami niyang upuan na malalaki, pero marami rin pala siyang compartment, ma'am. Yes, sir. So talagang useful tong unit na to. Robby, oh. Sound trip meron din. Oh, yes, okay. May audio system pa rin sa taas, oh. Oh, ano sabi? Nice yung mashi. Ang galing, guys, oh. Ang laki rin ng speaker niya. Opo. Ayun, oh. Hindi mo napatugtog, eh. Baka makapiright ka dyan, ha? Okay na yan, patayin mo. Oh. At least, nakita... Oh, yun, ano sabi? I-off ko na to. Ang kulit mo daw. I-off mo na ako. Ayan, guys, oh. Ang laki ng mga speaker niya. At ito po yung pinaka-player sa gitna.
dito sa player na to, pwede silang magsaksak ng USB and SD card, no? Yes po. So hindi sila maiinip kahit na nasa biyahe or matraffic man sila dahil meron tayong sound system. Yes sir, ayan po yung ano, yung pailaw. Oh, ito naman yung ating mga ilaw, oh. LED na ma'am, no? Yes. Ayun, oh. Kaya sobrang lakas. Pakita mo yun dyan, ayun, oh. Oh. Kitang-kita, oh. Diba? Sobrang lakas ng ilaw. Signal light. Signal light. Yun. Visible din. Yes. Diba? Oh. Meron din siyang ano rito, park light sa baba. Tapos high beam, low beam. Ay, binakakasilaw, oh. Ah. Oh, diba? Tapos kusina po. Uy! Pati yung bumusina, nagulat. Di ba? Ganyan po kalupet itong Hercules na unit dito. Ayun, no? Siyempre, mabigat tong unit na to, no? So, yung iba kasi nag-aano kung paano yung mga braking system niya. Sir, I got you. Braking system niya, unang-una meron tayong brake lever. Meron tayong foot brake. Okay. Tapos meron din tayong hand brake. Hand brake para sa mga slope, no? Kahit pumarada sila sa slope, hindi dadausdos ang unit na to. Bukod pa dun, sir, meron din po siyang uphill assist. Aba! So, kung mabitin man sila sa ahon, meron pang extra power. Yes, tama po yan. So, aba, matindi, no? Oh, plus, pasok yung na ulit. Yung front at saka yung rear, meron siyang ano, drum brake. Ayun, yun yung braking system niya. Yes. Drum brake ang ginamit. Okay. So, sir, try natin i-ano, sir, paanda rin. Sakay na kayo. Oh, sakay na, sakay na. Diyan kayo sa likod, para kita kayo. Oh, talban, talban. Yan, yan, yan. Oh, paano yung tawag? Muntalban. Ayan, sir, makikita natin kung gano'ng kalakas na unit itong si Hercules. Sige. Yan o. No. Sige. Pinapuka siya eh. Oh, ma'am, dahan-dahan lang natin. Ako yung natatakot sa'yo. Driver yan. Oh, dahan-dahan lang. Oh. Oh. Grabe yung lakas, ma'am. Ang lakas. Oh. Grabe yung hatak niya, no? Stop na. Yan o. Oh. Pwedeng pampasada eh, no? Tamang-tama to sa mga taga, ano, ha? Mga taga Baklaran, no? Maraming ganyan dun eh. Oh, so, perfect. Oh, tingnan naman natin kung magkano ang presyo. Ayan, sir, syempre sa presyo ni Hercules, binibigay lang natin na mababa ito dito sa Wayne's e-bikes. Ang presyo niya ay 74,000 pesos only. Uy, wala pang 100K? Opo, yes. Sir. Meron ka ng ganito kalaking e-tri. Hindi lang ganyan kalaki. Ganyan kalakas at ka-quality. Tama po yan. May mga kulay pa ba yan, ma'am? Sa ngayon, sir, pula lang talaga ang meron. Pula? Dito. Pero best pick na rin para sa akin itong pula. Tingnan nyo. Hindi rin biro yung pintura ng pagkapula niya. Kaya talagang goods na. Kung naghahanap sila ng pang-business, pampasada man, eto na kunin nyo, guys. Okay. Napakamura. Kung gusto nila magpapalit ng kulay ng pintura, ginagawa po namin yan sa Wayne's. Kung gusto nilang minamagic nyo, no? Yes, pa-customize. Purple! Yes, ah, okay. Okay. Sir, ang ginagamit namin pintura ay automotive na po. Pang-automotive. Pang-kotse? Yes, sir. Oh, ganda na. Ano, kung may mga prefer sila na kulay, name it, kaya namin yun. Yes. So, kung may favorite color sila, pwede nilang kapalitan rainbow. To. Rainbow! Yes, sir! Hello po sa mga LGBT. Shoutout po sa inyo, ha. Shoutout po. Mag-comment nga po dyan yung mga ano natin, oh, yung mga LGBT natin dyan, ha. Hello! Antayin natin yung mga comment nila, ha. Comment kayo dyan. Oh. Next unit tayo, ma'am. Okay, dito naman po tayo sa isa pa natin pinaka-bestseller na yung bago. Fresh na fresh from Bodega, si Hesha! Hesha! Sa pag Hesha. Yes, sir. Okay. Nakakabulol ang mga pangalan ng unit rito, ha. Sa pagkakaalam ko, ito yung unit na mura na pampamilya. Tama po. Okay. Sige, okay. Kung ilang tao po ba ang pwedeng sumakay sa unit na yan? Sakto kaming tatlo dito. Ulit. Game. Ayan, isa-sample pa sa atin nila. Oh. Yan. Sakto sa atin to, sir. Nakakatawa tong vlog na to. Talagang nandyan sila para isample eh. Oo, hindi na sila mahirapan, sir. Oh, so tatlo, ma'am. Yes. Sakto yung ano, yung mga sukat talaga, no? Sir, meron pa yan, no space. Oh, may space pa. Pwede pa dito isa, oh. Meron pa. So ilan yun? Lima. Pwede. Oh.
Sir, ang maganda dito, first time to, ito katulad na katulad ko ito ng 007. Yes. No, upgraded unit lang. Pakita natin, sir, yung upgrade. Uy! Yes. Aba, meron siyang underglow light. Yes! Okay. And then, bukod ano pa? Bukod pa dun, sir, naka-dual display na siya. Ayun ang maganda. O, pakita natin yung nasa harapan, ha? Baka hindi kayo maniwala. O, yan yung nasa harap. Eto naman po yung nasa likod, guys. Ayan, oh, silipin nyo na lang. Ayan yung rotor, oh, di ba? Stainless na palo, do, ma'am. Yes. Size 10 yung gulong. Tama. So, napakalaki talaga ng in-upgrade at binago dito sa unit na to, no? Yes. So, yung ganyang unit, gano'n na po ba kalayo ang pwedeng marating yan? Nasa ano, sir? 30 to 35. Bagyo? Ano? Bagyo? Bigan! Bigan! Ah, sa Bigan! Oh. Bigan Street. Hanggang Bigan or Bagyo, kayang bumiyahin itong unit na to. Sir, kaya nito sa New York. New York? Cubao. New York, Cubao! Wow! Okay. Mexico! Ano? Street. Ala ko, Pampanga eh. Okay. May basket sa unahan, may basket sa likod, and yung inuupuan nila, na passenger seat na i-convert into cargo. Yes. So pwede rin siya pang negosyo, so, ma'am, aside no? From pang deliver. Convertible into cargo. Meron din po siyang open steel basket. Yan. Oo, yan nga 'yung binabanggit natin diyan, guys. Tingnan niyo naman. Oh. Papakita mo naman 'yung compartment sa amin. Ito po ang compartment niyan, guys. Ayun, no, kita niyo, daming laman, no? Kaninong gamit to? Libre natin yan, palibre sir. Palibre kasi po dyan. Ah, okay. Kapal, tapos charger, tsaka yung side mirror. Lahat po yan, libre lang. Yes. Bakit sa iba, binabayaran pa yan? Dito, libre lang? Dito po sa Wayne's, libre lang yan. Wala po tayong hidden charge. Grabe naman yun. Plus, yung compartment natin, meron pa siyang banig. May banig? Yes, may banig. May banig pa, yan o. Ayos ah. May ganda, ganda. Yes. Ang maganda pa dito, sir, meron din tayong libreng aircon. Uy, may mini pa. Ah, aircon, sorry. May aircon pa. Aircon oh. Na yan, sir. Okay. Made by ano yan? Kondura. Kondura, baka naman. Ayun. Tsaka matindi dyan, automatic wiper, ma'am. Yes. Automatic wiper. Hindi ka na magkakaskas-kaskas ng gano'n, ano? Open nyo lang ito, sir. Ayun, no? Automatic wiper na siya. Okay, baby, ayun na. Sakay na. Ayun na. Sir, pakita ko lang. Kasi yung iba kasi, ang sinasabi nila, malangit-ngit daw po yung iba. Oh, so, yuyug-yugin mo? Sir, yuyug-yugin ko. Paparinig yug-yug test! Sir, walang langit nito. Wala nga, no? Sir, makikita mo ang mga bracket niya na ginamit. Talagang heavy duty. At meron din tayong mga palaman na Eden Chiswis. Ayun. Then meron po tayong ano, goma. Humble. May mga rubber. Yes, may gusto ko English eh. Ayun ang goma. Gusto rubber. Oo nga, wala nga langit-ngit, ano? Oh. Giray mo, lakas mo yumugyug, ha? Pero, tignan mo, wala talaga. Ang langit-ngit ng papag. Ay, yung papag. Hindi naman kasi papag. Ay, hindi mo papag yan. Walang langit-ngit ng iba. Pwede rin ba dyan? Pwede. Sir, pasensya na po, kakalabas na lang po kasi ng mental. Tingnan mo yung sense. Yung papag raw, yung langit-ngit. Eh. Parang, alam nyo na yun, ha? Ayos, ayos. Tsaka may hazard pa pala, oh. Yes, sir. Pakita hazard, natin. Yun, oh. Ngayon tumutunog, naka-reverse camera yata, naka-reverse yata tayo. Ano po, naka-hazard? Hazard ba yan, ma'am? Hindi pa lang umiilaw. Ah, sa likod. Ayun. Ayun, yung hazard natin, guys. Siguro hindi pa lang nakakunik yung nasa unahan, ano? Siguro po. Pero meron yan. Meron yan. Opo, meron yan, sir. Oh, wala. Oh, pati signal na ito. So, naka-disconnect pa lang, guys. Pero pagka kukunin nyo naman to, sigurado, proven and tested naman. Yes, bago nyo ilabas dito sa... Bago namin po ilabas yung mga unit dito, syempre tinetest drive namin, syempre. Functions, demo, yes. Charging and all. So, isi-send yun, sir, isi-send sa yun buyer. Sa customer. Oo, kaya naman talagang sulit bumili rito dahil mababa na yung presyo. Oh, speaking of presyo, magkano po ang presyo niyan? Ayan, sir, si Hestia natin. Binibigay lang po natin ito ng 41,999. Pero meron pa rin good news yan. Ano po yan? Ayan, sa 41,999 pesos natin, mas mababa pa yan. Huwag nating kalilimutan yung ating magic word na tireless. May less 500 na po tayo. Ayan, huwag niyong kakalimutan yan. I-comment niyo dyan sa comment section para alam namin na kayo ay umabot sa part ng video na to at mabigyan na kayo syempre ng 500 pesos discount. Pero nyo, bodega price or warehouse price na less 500 pa. No? Guys, what's the magic word? The magic word is tireless! Oh, di ba? Yes. Sir!
kulay. Kulay. Yeah, ito po yung ano, fresh green. Fresh green. Okay. Sunny yellow. Sunny yellow. White is white. Ano tawag? White. Ayusin mo. White. Huwag kang pabulol-bulol. White na white. Ah, white na white. Na white. Okay. Mint green. Mint green. Okay. Ebony black. Ano tawag? Ebony black. Okay. Sky blue. Sky blue. Okay. Ah. Fire red. Okay. Baby pink. White ulit. Tapos? Gray na gray. Pero yung daming kulay, ano? Ang dami pong kulay niyan. Siguro madami pagpipilita. Ano mang paboritong kulay nyo? Siguradong nandito. Yes, sir. Name it. Andito na yan lahat. At saka, kung wala man dito, pwede nyong baguhin, eh, no? Yes. Pwede. Pwede magpa-customize. Opo, may minimal fee lang tayo, sir. Siyempre, automotive paint ang gagamitin natin. Pero sure, masusunod naman ang kulay na gusto mo. Oh, di ba? Bigyan mo na kami idea, magkano ba yung pagpapabago ng kulay? Usually, sir, depende kasi yan sa mga magagamit na paint natin sa color. Minsan kasi, sir, pagka yung pinapatimpla natin yung sobrang hirap na kulay, ayun, sir, umaabot ng mga 4,500. Pero pag mga regular colors lang, mas mura yan, sir. Tsaka depende siguro yan sa sukat ng unit na papakulayan nila, no? Yun, okay. So at least alam nyo na, guys, ha, kung ano yung mga details ng mga unit natin. Meron pa. Hindi lang yan. Ano pa yung mga unit na nandyan sa likod nyo? Pinakabago. Uy. Yan, sir. Pinakamura. Pinakabago, pinakamura. Ano pa? Pinakamaganda. Pinakamaganda. Ano pa? Pinakamaingay. Meron pa lang pinakamaingay. Okay. Si ano, sir? Si Chanma Lisbon. Chanma? Lisbon. Lisbon. Bon. Alip Bon. Lisbon. Ano ba talaga? L-I-S-B-O-N. O, basta't yan, ma. Lisbon. Basta't yan, ma, guys. Yeah. Sa mga naghahanap ng mura or budget meal na two wheels, eto po, ang hinahanap nyo ay nandito na. So, eto, ma'am, ano po ang specs ng unit natin? Si Chanma Lisbon po is 350 watts, 48 volt, 12 amperes. Uy, yung ganito, ma'am. Gaano ka bigat ang pwedeng sumakay dyan? Ito, sir, talaga ang nire-recommend lang namin is 100 kilograms po. 100 kilograms. Kami kasi, sir, very honest kami when it comes sa naka-load sa mga unit natin. Siyempre, sir, kapag ka po sobrang bigat ang niload natin ito, may chances po na masira ang ating, magpwersa ang ating motor or controller na pwede ikasira na ating e-bike. Kaya po, ang sinasabi lang namin is up to 100 kilograms lang talaga siya. Yo, wag natin isasagad. Based po siya sa actual testing namin. Yun, may actual test. Proven and? Tested. Okay. Yes. Sa ganitong unit, ma'am, gaano kalayo na po ang pwedeng marating sa isang full charge? Eto, sir, umaabot naman yan ng 15 to 25 kilometers na po. Yun pa rin po, depende pa rin sa pagkaka-charge natin, sa naka-load sa unit, and syempre sa speed po na ginagamit natin. And lagi po natin tatandaan kapag ka po mas mabilis ang pagpapatakbo natin ng e-bike, mas malakas po ang konsumo niya sa kuryente. Tsaka maganda rito, dun sa distance na binanggit mo, or abutan man sila ng pagkalob at makakarating pa rin sila, yes, eh. Kasi meron siyang pedal assist, guys. Eh, no? Diba? Eh, maganda dito sa unit na to. Malobat ka man, malayo ka pa sa pupuntahan mo, huwag kang mangamba, yes, makakarating ka, may pedal kang kasama. Tama, diba? Yes, oh, may basket sa unahan. Yes. May angkasan sa likod. Yes. Meron siyang keyless features. Yes. And anti-theft alarm. Anti-theft alarm. LED rin ang mga ilaw. Yes. Sukat ng gulong. 14 inches by 250 tubeless tires. 14 inches? By 2.5. Malaki to, ah. Ang tangkad, guys. Tingnan nyo. Oh. Sa kulay, ano mga pagpipilian? Sunny orange. Sunny orange. Oh, ayusin mo. Ebony black. Ebony black? Okay. Happy yellow. Okay. And rose gold. Rose gold. Wow. Oh, reveal naman natin ang presyo natin sa unit na to. Ayan, sir. Syempre, binibenta lang natin ito ng napakamura dito sa Wins. Naka-promo po tayo hanggat meron tayong supplies. Binibigay lang natin ito na 9,999 pesos with free helmet, free side mirror, and with certificate of ownership. Kompleto, guys. Diba? Ano pang hinihintay nyo? Pasyalan nyo na yan dito sa Wins, ha? Dahil yes, napakababa ng presyo.
eto ba ma'am, pasok pa rin ba rito yung 500 discount natin o sa ibang unit lang yun? Sa mga 3 wheels lang yan. 3 wheels and 4 wheels. Yes. Pero dun sa 9,999 pesos, eh napakamura at napakababa. Sulit na sulit tama talaga, no? Okay, next unit tayo ma'am. Next meron unit pa sir, ano pa? Yes, ayan, eto po, pa yung mga 2 wheels natin is pwede rin siyang installment by a home credit and credit card po. So kung sakaling wala akong 9,999 pesos ngayon, pwede akong mag-down ng magkano? 3,000 pesos lang po. So 3,000 pesos, may e-bike na ako? Yes. Uy! Yun ang pinakamurang narinig kong e-bike dito ha. 3,000 pesos, tama ba? 3,000 pesos? 3,000 pesos lang, may e-bike ka na. Abot kaya lang. Pangmasa talaga. Pangmasa. Yes. Oh, wow. Eh yung nasa likod mo, pangmasa rin kaya yan? Yes, sir. Sa pinakamagandang unit natin, sir. Ito, sir, very perfect ito sa mga malalapit kasi sa puso namin ng ating mga PWDs and syempre mga senior citizens. Uy. So, para sa inyo po ito, kaya kami kumuha ng ganitong unit. Kung mapapansin niyo yan, sir. Inaamoy mo pa. Kung bago. Privy ba? Hindi. Water pipe po ito, sir. Oo. Sa dalawa ang gulong sa inyo. Ito nga, guys. Ito yung unit na to, ma'am. Sige, dun tayo. Diretso muna ro. Gumugunong yun, no? Okay. Guys, itong unit na to, kung papansin niyo yung harapang bahagi niya, akala mo two wheels eh, no? Yes, sir. Pero pag sinilip mo ang likuran bahagi ng unit na to, tatlo pala gulong, ma'am. Grabe, ito yung unit na naka-design talaga or kung nagsisimula ka pa lang, ito yung unit na para sa'yo. Tama. Kung hindi ka man marunong pang magbalanse, hindi ka magsesemplang dahil ito, tatlo gulong na unit. Yes. At saka yung binanggit mo sa amin kanina, Ma'am Borica, naka-design for senior citizen or PWD, yes. Tamang-tama ito. Tama po yan. Okay, ano po ba ang specs ng unit na to, ma'am? Ang specs po nito ay 650 watts po. Tapos ang battery niya po is 60 volts, 20 ampere. Uy! Ayan. Ito nga po pala, sir, si Helsinki. Helsinki. No? Helsinki. Helsinki. Yes. Kasi, sir, yung mga ano natin, yung mga 3 and 4 wheels, sa Greek gods. Greek gods. Sila okay naman sa mga city name. City name. O, ulitin nga natin yung name niya. Helsinki. Helsinki. Ang hirap eh, no? Helsinki. Sa ano yan, sir? Sa Manifay? Oh, sige, basta diba? Doon yun. Oo. Yun. Okay. Ang specs ng unit na to or yung distance na pwede niyang marating is? Ayan, sir. 20 to 40 kilometers po ang pwede niyang marating. Ang ating top speed naman dito po is up to 42 kilometers per hour. Gano'n naman po kabigat ang pwedeng sumakay sa unit na ito, to? Ito sir, kaya-kaya naman po dito na 150 kilograms po. 150 kilos. Pwede yes siya pag-angkasan, ano? Pwede po. Pwede. Pwedeng pang-angkasan. Eh, no? Tapos meron na siyang ano sir? Top box. Yes. Okay. Yes, meron na siyang kasamang top box. Bukod pa doon sir, na-open natin ito. Ay. Yun, no? Ano ba dito? Compartment. Yun. Bukod sa top box, meron pa siyang compartment dito sa driver seat sa ilalim, guys. Tsaka may safety brake, ha? Yes, sir. Yes. Meron tayong safety breaker. Oh. Yan. Pagka ipaparking natin yan sa labas, syempre ayaw natin manakaw. Patayin lang natin to, sir. Tsaka hindi madidrain yung battery yes, kapag exactly naka-off yan, no? Tapos sa maganda dito, sir, naka-ano na siya, hydraulic na ano disc brake sa front. Sa front. Then, sa likod yan po. Yan. Hydraulic disc brake. Sa likod naman is drum brake po. Drum brake, guys. Pero ang dinamit pala solid yung motor dito ay differential motor na po. Differential motor. So, hindi sa hub or hindi yung motor hub na dito katulad ng ibang two wheels. Dito kasi yan eh. Opo. Eto, yung motor na ginamit sa kanya para nang pang e-trike talaga. Yes. Kasi nandito siya sa baba. Oh, yes. Guys, ito po, dito po ang motor niya. Tsaka yung tinuturo mo kanina, yung bilog ng kanyang suspension, talagang malaki, ma'am, no? Solid yung suspension na ginamit sa kanya. Kaya kahit na pag-angkasan tong unit na to, no problem, talagang matibay. O, sample lang natin! Sample! O, tinga. O, 1, 2, 3, sample. Yun, you know? Diba, sir? Grabe, lakas yung bilog, no? Bounce! Baka pwede kayong tatlo dyan. Sige nga, tingnan niya natin kung kasya kayo dyan. Hindi na, oh. Uy, oh, parang hindi ka dyan. Oh, sakay. Oh. Napunik. Oh. Sa dulo. Oh. Yan. Oh, ikaw naman dito sa gitna. Oh. Pero di na ako siya. Oh. Oh. Oh.
Robby! Ay, saan nga? Tatakbo na! Pero yun yung tatlo kayo, kinaya kayo, no? Ibig sabihin talagang heavy duty itong unit na to, no? O, alamin naman natin kung magkano ang presyo niyan. Ayan, sir, si Helsinki, binibigay lang natin ito na 42,000 pesos po introductory price. May libre na po siyang helmet, tire sealant, and gear oil. Uy! O, yun ha. Baka mamaya may magtanong, para saan yung gear oil? Eh, ano naman to? Parang single naman to. Guys, yung mga unit po natin sa 3 wheels and 4 wheels, need po niya ng change oil every 3 months. Tama po ba? 3 to 6 months. 3 to 6 months. Yes. Depende sa paggamit. Yes. Oh, tsaka sa kilometer range na tinakbo ng unit nyo. No, so, huwag nyong kalilimutan ng maintenance, guys, ha? Sa mga 3 wheels and 4 wheels lang naman yon, no? Tama. Sa mga 2 wheels naman, mga gulong, battery, ganyan. Okay? So, ulit ang presyo. Magkano ulit? 42,000 pesos only. 42,000 pesos only, guys. May mga kulay pa yan. Sa ngayon po, black na lang yung natira. Guys, ito, last but not the least na unit. Yes. Ano po bang unit yan, ma'am? Ito naman, sir, ipapakilala natin si Gandia Folding E-Bike. Gandia Folding E-Bike. Yes. Sa pangalan pa lang niya na folding e-bike, naititiklop siya. Yes, yes, sir. Foldable. Opo. So, itong unit na to, parang nakadesign talaga to para sa mga commuter natin, yes, mga manunood dyan. Yes, sir. Pwedeng-pwede siyang dalhin sa LRT or MRT. Itutupi lang po natin itong body at saka po ito, yung mismong ano natin. Yung handlebar. Handlebar, yes. So, matutupi siya, sir, into 3. Tsaka maganda dyan, pag naka-fold na siya, meron pang handle, oh. Yes. Opo. You know, hindi mahihirapan magbuhat. Easy to carry. Easy, yes, to carry. Tapos kasha ito sa trunk ng kotse. Sa trunk, tama. Okay. Tama. Kanyari, ay, pagod na ako, magta-taxi na lang ito. pwede. Okay. So, anong size ng gulong yan, ma'am? Ang size ng gulong, sir, hindi ko pa alam. It's okay. 14 inches by 2.125. Yun. Ah. So, size 14, guys. Ang maganda dyan, tingnan nyo yung braking system natin dito. Mechanical disc brake. Naka-mechanical disc brake tayo dyan. Front and rear. Oh, harap at likod. At tingnan nyo yung suspension natin, no? Shock absorber. Solid din talaga, oh. Harap-likod yan, may suspension, guys. Yes. At saka maganda dyan, ma'am, removable battery. Tama, yes, po. Eh, no? I-remove natin. Papakita lang natin, sir. Iaangat ano natin, sir? Ito. 48 volt, 15 ampere, lithium-ion battery. Yun. Oh, so, pag naka-akyat na ganyan or nakatuwad ng ganyan. Yes, sir. Siyempre, may safety feature po siya na kailangan susian po natin. Para hindi manakaw, ma'am, yes, no? Yes, tama po. Yun, no? Papakita lang natin. Yun. Ayan, sir. So, pag nasusi na po natin, ay hindi pa siya nasusi. Yun. Oh, di ba nakita nyo? Pwede na siyang i-carry. Ang maganda dyan, halimbawa, nasa opisina sila, ginamit nila tong unit na to. Siyempre, nabawasan yung battery. Pag uwi mo, hindi naaabot yung charge ng battery mo dahil nagamit mo na, papasok eh. Pwede mo na ngayong dalhin na lang yung battery sa, or nasa, kung nasa second floor yung office nila, dali na lang nila yung battery, no? Yes, sir. Pwedeng-pwede po. Bibit-bitin na lang nila. Hindi na para isama po yung buong unit. Tama po. Kasi, sir, ang kagandahan dito sa battery nito, kayang-kaya natin buhatin dahil lithium-ion na po. Oh, yes. So, meaning, mas magaan yung, yes, battery niya. Tama po yan. Mas plus, magaan na po. Mas minimum pa po dun sa charging time natin. Oh, so, sige. Ilan po ba ang charging time natin? Ang charging time is 4 to 8 hours. 4 to 8 hours. Pero depende pa. Depende pa din yan sa pagkakagamit, sir. Minsan, sir, sa grade mo lang gagamitin, wala pang 1 hour. Full charge na siya. Siyempre naman, tignan mo naman yung battery niyan, guys. So, lithium, yes, ang ginamit. Tsaka pwede pong pag-angkasan, ha? Yes po. O, pwede mo may sample. Meron pa ano yan, sir. Meron pa yung footrest. May footrest pa. O, yan si ate. Tumakay ka na. Napalabang kayong dalawa. Yan. Yan. O. Yun, o. O, diba? Pak! Ilan po ba ang maximum load weight capacity niyan? Ang maximum load weight capacity nito, sir, is 80 kilograms lang. 80 kilos talaga. Yes, so. So, itong unit na to, nabanggit natin kanina na okay siya para sa mga commuter. Hindi lang pala para sa commuter to. A commuter to, guys. Pwede rin palang, or dinesign din pala itong unit na to para sa mga delivery rider. Yes. Kasi tignan nyo, may cellphone holder na siya. At pwede rin nila ilagay dito yung may mga box, ma'am, no? Yes po. Yung mga Lalamove, meron pa po itong ano, Foodpanda, sir.
May basket pa to sa harapan. Sa harapan. Oo, kasi may mga nakikita ko nagdi-deliver, mga Food Panda, nagbabike eh, no? Yes. So, plus, instead na magpipedal sila, kunyari wala silang mapag-charge dyan, pwede nilang ano yan, sir? Pedalan. Pedalan. Yun, malobat man sila. Yes. Makakarating pa rin kasi may pedal siya eh, no? Tapos, sir, ang kagandahan nito, sir, makikita na rin natin ang kanyang speedometer. Saka digital naman. Yes, voltmeter, tsaka po yung battery percentage natin. So, mamomonitor natin ngayon yung speed at battery level. Headlight, tapos signal light. Ayun, no? Kita nyo yan? Ayun, no? May headlight siya. Sa likod ang signal light natin, guys. Ayun, no? Kung titignan nyo, itsurang bisikleta talaga siya, literal. Yes, okay. Pero electric po yan. Small but terrible. Small but terrible. Sir, ang kagandahan dito, sir, hindi tayo mamamoblema sa mga pyesa dito. Bakit po? Dahil po, sir, design siya na parang bike talaga. Oo, tama. So, kung ano yung mga masira dyan, kahit sa bike shop lang kayo pumunta, yes, mayroon. At bukod pa dun, sir, pwede natin to ipa-upgrade into hydraulic brakes. Hydro, oh, tama, tama. Kasi, yes, tingnan nyo, anong single speed lang pala siya, no? Yes, sir. Kasi babanggitin ko sana sa kanila kanina, naka-separate yung shifter dun sa brake lever. So, single speed meaning brake lever lang, guys. Yes, so, pwede nga siyang i-upgrade into hydraulic disc brake. Yes. So, solid, solid. Napakaganda nitong unit na to. So, alamin naman natin, magkano po ba ang presyo niyan? Si Gandia po is available for only 16,500 pesos only. Uy, with free helmet. Tsaka meron din siya, sir, na free na safety lock. So, iiwan nyo to, sir, kahit saan. Meron siyang kasamang lock. Aside from, ano, sir, from anti-theft alarm, meron pang alarm na ginagano'n dito sa dulo. Lock po yun, lock. Ayos, ha? Kayo na rin po ang magpo-provide at libre nyo pong ibibigay yun. Yes, tama po yan. At syempre, wag po kayong malungkot dahil kasama po ito sa Less 500 natin pag binanggit nyo po ang magic word na Starless Vlogger. Yun, itahin naman yun. No? Ito yung pinaka-bestseller namin. Na Three Wheels. Pinaka-bestseller pagdating naman sa Three Wheels. Yes. Ito yata yung tinatawag nilang sexing three wheels, no? Yes. Kasi kung papansin ninyo, napakakipot ng harapan. Pinakamakitid. Pinakamanipis. Parang itong unit na to, nakadesign talaga para sa mga masisikip na eskinita. Yes, no? Tama. Kasi kung titignan nyo, payat at makipot, petit kung tawagin, petit in short, no? Pero, huwag nyong smulin tong unit na to, ha, dahil ang laki ng windshield niya. At kung ilan yung mga sukat or kung ilan yung dami ng tao na pwedeng sumakay dun sa mga nauna nating binanggit, halos ganun din ang pwedeng sumakay sa kanya. Plus, yung specs din po nila, sir, pareho. 800 watts, 800 volt, 20 amperes. So, meaning, same lang din sila ng speed and then ng pwedeng marating na range. Yes po. Wow. Pero mas malakas lang humatak to, sir, kasi imagine kung sila malalapad and ito po, it's maliit, meaning mas magaan siya. So, kapag sa hata, mas malakas. Laban. Oo, laban kasi to. Kasi three wheels siya eh, no? Yes. So, nabawasan siya ng isang gulong. So, sinasabi nga sa atin ni Admin Jay, mas malakas humatak ngayon to at baka mas malayo pa pwedeng marating niya. Kasi mas magaan siya. Tama. Tingnan nyo, size 10 yung gulong, naka-disc brake na. Oh. See? Huwag niyo talagang ismulin, napakataas ng ground clearance niya, no? Yes. Tapos po, yung compartment natin, convertible din po siya into cargo. Plus, merong open steel basket din sa likod. Oo, tsaka may trapal, meron din tayong mini fan. And then, eto malupit, yung side mirror niya na ipapasok, guys. Eh, no? Na ipapasok eh, di ba? Yung ibang unit kasi hanggang dyan lang eh. Eto nakakapasok talaga sa loob. Kaya kahit na masikip yung iskinitang daraanan niya, siya mismo nag-a-adjust. O, di ba? Tsaka tignan nyo naman yung headlight niya, oh. Smiley, oh. Guwapo, oh. Oh, yun, oh. Pagbukas nyo pa lang ng unit, meron siyang daytime running light. Yeah. Hindi pa po yan ang headlight niya. On mo yung headlight. Ayun. Yan. Yan ang headlight niya. Signal light. Signal light. Yun, oh. Tahimik lang siya. Yes. Sign language. Eh, no? Oh, walang tunog. Yung ibang unit kasi tumutunog eh pag sumisignal. Pero ito, tahimik lang. Pero yung busina niya malakas, no? Oh, di ba? Stainless tapalodo, yung signal light natin dito sa likod. Sa mismong tapalodo, naka-install, guys. Yes. Kano naman presyo dito? Poseidon
po natin is 41,999. Uy! May free na po kayo na trapal, gear oil, and tar sila. Uy, biruin nyo yun. May pang change oil kagad na kasama. Yes. Pero ibang change oil yun, ha? Makaiba naman yung gawin nyo. So, libre na yan, ha? Trapal. Magic word. Tireless. Oh. Bakit? Bakit? Masya na tatawa. Pagpupunta daw po sa amin. Dapat ganun. Tireless. Oh, kailangan na kaganun talaga. Huwag nyo nga kalimutan yung gesture na ganun, ha? Yes. Oh, paano nga uli? Paano nga uli? Tireless. Wala na, nauto na ako. Sa kulay naman, ayan, ng ganitong marami unit marami pagpipilian dyan. White, ito chameleon, purple, gray. Purple, gray. And then, ito yung blue. Blue. And purple, gray ulit. And then, white. White ulit. Blue ulit. And daming kulay, no? White. Ang daming kulay nito, no? Ang daming stock. Hindi pala kulay. Guys, sa mga naghahanap dyan ng malaking four wheels na alam minibus na ang datingan, ito po yung unit na hinahanap nyo. Kung papansinin nyo yung harapang bahagi ng unit na to, akala mo talagang minibus, eh, no? Yes. Nyo, oh, itsura pa lang. Suabe. Suabe na. Suabe. Paano yung suabe? Paano yung suabe? Paano nga uli pagkakasabi mo ng suabe? Suabe. Parang nasusuka. Kanina iba, eh. Parang sexy. Ngayon, parang nasusuka na, eh. So, itong unit na to, ano po ba specs niyan? Si yeah. Olympus po, Super Olympus 203 Golf Car. Ano po siya, sir? 1,500 watts. Ang lakas. 60 volt, 45 amperes. Wow, 45 amperes na pala to. So meaning, gano'ng kalayo na po ang pwede niyang marating? Nasa ano, sir? Nasa 35 to 40 kilometers. 35 to 40. Depende pa rin po yan sa weight load natin at sa tarik po nung daan. Ayun, no? Yes. Speaking of weight load, gano'n po ba kabigat ang pwedeng isakay sa unit na to? 400 kilograms. 400 kilograms. Kung mapapansin yes. nyo, meron siyang bag rack, ha? Yes. Oh, tignan nyo. Pwede kayong maglagay dyan ng mga kargamento nyo, no? At saka ito matindi. Pansinin nyo yung upuan nito. Yes. Sofa. Pwede higaan to, sir. Malapit yung upholstery natin dito. Oh, eh. Tsaka ano, ha? Alden Richards, ha? May dimples. May dimples. May pabutonis pa yan. Oh, di ba? Tapos, sir, kinagandahan dito, kapag drive natin siya, parang matik na na coach, eh. So, naka-power steering. Power steering. Yes. Power steering siya. Kaya pala ang lambot, no? Yes. Kahit naka-off yung unit, kita nyo naman kung gaano paikutin ni Admin J. Yan, halos wala ka naman yata iniikot sa sobrang lambot, eh, no? Oh? Tapos, pag drive natin siya, parang coach na din. Oh, di ba? Yung accelerator niya is pedal type na, ganun din yung kanyang foot brake. And then, ito yung handbrake niya, guys, oh. Napaka-solid rin. Ibang klase. May button dito. Yan. Tsaka nyo siya may i-adjust. Kailangan ipipress nyo itong button na to para may i-adjust nyo yung kanyang handbrake. Tsaka matindi dyan, may audio system. Yes. May audio system siya. Meron din siyang back camera, no? Meron ba? Wala. Wala po. Walang back camera. Pwede tayo mag-install niyan, sir. Nag-i-install din kayo yes, rito. Po. So, kung gusto nyo magpa-install ng back camera, pwede rin naman. Mag-i-install po ba? Oo. So, eto guys, meron siyang side mirror and signal light. Yeah, meron po siya magandang busina. Yan. Yun, no? Lakas, no? Ang sakas makakotse. O, tsaka tignan nyo itong panel niya. O, dito sa panel na to makikita nyo yung kanyang battery level at yung kanyang speed. Speedometer, odometer, voltmeter, tapos meron pa siyang paano, sir, pa temperature. May temperature po, 30 degrees Celsius, yes. No? Ang init. Tsaka matindi, may hawak ka, no, parang yes, LRT. Yes, oh. Meron siya. Tsaka nakakatayo ka. Yes po. Samantalang ang tangkad-tangkad mo, pero nakakatayo siya sa loob, guys, no? Oh. Nakabuta pa yan. Diba? Ayos, ha. Ibig sabihin niyan, mataas yung ceiling or yes yung pinaka-headroom ng ay, unit sir, natin, no? Ano, sir, meron pa itong ano? Ano? Sound system. Yun na nga yung binanggit ay, natin kanina. Yes, meron pa siyang ano, sir? Eh, nga rin yung yes. binanggit natin kanina. At saka, sir, ito, hindi pa natin nababanggit to. Ayan, ano yan? Meron tayong seatbelt for safety. Oo, tsaka yung seatbelt niya, hindi yung nakaharang dito sa upuan. Yes po, ayan. Yung seatbelt na nakalagay sa kanya, guys, is retractable seatbelt po. Kapag in-adjust mong ganyan, automatic siyang bumabalik. Sige, yes. Pitawa mo. Oh. You know, di ba? O, sige, Admin Jaya, kaya pa ba? Safety first. Safety first.
Diyan ka na lang. O yun, yeah. Di ba? Kaya kapag magsasakay po sila dito ng mga bagets. Yeah. Yan, safe na safe po sila na ano. May pasakal. Yes. May pasakal. May pasakal din. At saka hindi lang yan guys ha. Meron pa siyang compartment dito sa likod ng passenger seat. Oh, malaki-laki rin at marami rin kayong pwedeng mailagay sa passenger. Oh, sa kanyang compartment. Okay. Yo, nakawala rin. Tapos sir, yung dito po natin, ano siya eh. Pag inopen natin to, compartment. Okay. So hindi lang pala yung nasa likod ng compartment niya. Yung nandito sir, ano, battery. Pakita natin mamaya. Yan, meron siyang wide na compartment. Oh, ang laki. Paluwag nga guys, oh, yung compartment niya. Oh, yan. Pwede siyang maglagay dyan. Tapos yung sa kabila po, dyan naman po nakalagay yung battery natin. Yung battery box nandito sa ilalim ng passenger seat. Kasi malaki yung battery niya. Ayun. Both 45 up. Diba? So solid talaga itong unit na to. Pang ilang tao nga ba to? 5 to 6 seater, guys. So, tingnan natin kung sulit naman yung mga specs or yung mga binanggit nating details sa presyo niya. So, magkano naman po ba ang presyo ng unit na to? Itong si Baby Bus. Ito pong unit natin, ang presyo natin dito is 99,000 pesos. Free delivery na po tayo within Metro Manila po. You know? Then, ayan nga po, magkaka-discount pa po tayo dyan. Yan. Wag banggitin lang po natin yung magic word na Tarles. Ayun. So kung umabot kayo sa part ng video natin na to guys, mag-comment down below lang kayo dyan sa comment section na magic word natin na Tarles, automatic yan, discounted price ang ibibigay nila sa bawat unit na pinakita natin dito. Size 10 yung gulong natin dyan guys, so aluminum mags at napaka-solid din ng ating mga suspension dito. Kaya ano pang iniintay nyo, pasyalan nyo na lang kung ano yung mga unit na nagustuhan nyo. Bago po tayo tuluyang magtapos, iniimbitahan po namin kayo ng Tres Marias ng Wings Hub Bike Bodega na pumunta po dito sa ating bagong bodega. Madali lang po itong puntahan. Number 5, Sumulong Highway, Barangay Mayamot, Antipolo City. Lagay nyo lang po sa Google Maps or sa Waze, Wings e-bikes po. Tabi lang po kami ng Chevy Burger Sumulong at saka po ng Trooper Sumulong. Yan, okay. Yan. Open po tayo daily from 9 a.m. to 7 p.m. Hindi po tayo nagka-close. Walang sarado, walang day off. Yes po. Yan, sa mga gusto naman pong kumita kahit nasa bahay lang, pwede tayong mag-reseller dito sa Wayne's e-bikes. Chat lang po kayo sa page namin. Then, i-ask po namin kayo doon kung gusto nyong maging RS namin. Magpo-post lang kayo ng mga unit na meron kami. Yun, next, Admin Jaya. And open din po tayo sa mga wholesalers natin dyan. Kung gusto nyo po magsimula ng negosyo nyo with our e-bikes, willing po kami tulungan kayo ng mga techniques and all para po dun sa mga gustong magsimula ng e-bike business nila saan man sa Pilipinas. Oh. Then, idadagdag po lang po yung mode of payment natin. Pwede po tayong cash on delivery, bank transfer, and credit card. Pwede yung swipe on delivery, sir. Yes. Meron din tayong home credit. Yes. Kung kapos kayo sa budget, pwede kayong mag-installment or hulugan dito sa kanila. Tsaka dito, ma'am, hindi lang tayo for retail, ano? Dahil yes, pwede rin tayong mag-supply ng wholesale. Ito po. Ano? Wholesale and retail tayo rito sa Wayne's e-bikes warehouse. Tapos po, sir, if ever man po na taga-malayo sila, tapos gusto nila umorder sa amin, nagde-deliver po kami, basta kaya po ng sasakyan. Nationwide po, no? Yes po. Nationwide. Via tracking na po yan. Tracking service. Bus shipping yan. Pwedeng-pwede po yan. Tapos, kunyari po kung mga taga Cavite, Batangas, mga Bulacan, kaya namin yung, yan, ano sir, i-deliver same day. Same day delivery. Same tsaka, day. Meron din tayong COD rito, yes, no? Yes, COD. Yeah. Iwas cam. Yes. Okay guys, at least nalaman nyo na kung ano-ano yung mga available or kung ano-ano yung mga details na dapat nyong malaman dito sa Wayne's. Syempre, hindi tayo makakalimot magpasalamat sa lahat ng bumubuo ng Wayne's, especially sa mga nakasama natin, sa mga admins, and then sa ating owner dito na si Ma'am Morica. Maraming salamat po sa walang sawang pagtitiwala at pagsuporta sa bawat vlog natin dito. So more power and God bless po, God bless Wayne's e-bike.
warehouse. Huwag kalimutan ng mag. Yay!